Hello guys, ako nga pala si MJ Casiano. At bago natin simulan ang tutorial na to, subscribe niyo yung YouTube channel ko kung gusto niyo maging updated sa covers and tabs na ginagawa ko. Andiyan po yung link sa taas. At i-like niyo naman yung page ko para maging updated kayo sa tutorials na ginagawa ko. So, yung mga sasabihin ko dito sa video na to, mga pagkakaalam ko lang. So, hindi po ako expert. And opinion ko lang yung mga sasabihin ko dito. Ang ituturo ko ay tungkol sa beat. Marami kasi nagtatanong sa akin kung paano daw lagyan ng beat yung arrangement nila. So, ito na yun. So, hatiin natin sa dalawang part yung beat. Yung isa yung bass or yung restab and yung slap. So, unahin natin yung slap. So, ang una natin pag-aaralan ay ang slap. Ang kailangan natin gawin para hindi mawala yung melody is kapag pag-slap natin, sasabayan natin kaagad siya ng pitik. Yan. So, itry natin. Ang gagamitin po natin kanta palagi ay Versace on the Floor by Bruno Mars kasi sa tingin ko yun po yung pinakamadaling beat na pwedeng magawa ng kahit beginner sa beat. So ito, testing natin yung slap kapag may pitik. Kaya sasabay lang natin kapag pitik para hindi mawala yung melody. Ang sunod natin pag-aaralan ay yung restop or yung bass na tinatawag dun sa drums. May dalawang part yun. Yung isa sabay sa bass ng chord at yung isa naman ay hindi. So, paano nga ba yung isa sabay sa bass ng chords? So, kunyari yung Versace on the Floor ni Bruno Mars is G, A, B. Yan yung sa chorus muna. Pero hindi yung buong chorus. Ganun lang tayo. So, sasabay natin siya. Wala muna melody. Ay, sasabay siya. So, lagyan natin ng melody. Kung kanina sa slap ay pa-open, pa ganito, pa-ipitig, sa bass naman ay pa-close. Pa-ganun. So, try natin siya. Sasabay lang natin siya sa bass nun. Pero hindi palagi. Ito na may papasok yung part 2. So, madalas lang itong gamitin sa double beat. So, ito double restop, tinatawag. Yung ginagawa ko, kunyari, yung sa rebound na arrangement. Diba? Yung una, magkasabay siya. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng 2 tips para ipagsabay yung beat sa arrangement nyo. So, paano nga ba? Yung una, painggan muna yung kanta. Then, kapain yung beat. So, yung pinainggan ko yung kanta ng Versace on the Floor, ganito yung beat na nabuo sa pandinig ko. Ganyan nagawa ko. So, yung number 2 naman, i-apply mo yun dun sa arrangement mo. So, paano nga ba uli yung beat ko anina? So, try natin. Diba? Ganun yun. Diba na-play ko yung beat na nagawa ko kanina dito sa arrangement ko. So, thank you guys sa panonood. Sana may mapulot ko yung idea dito sa short tutorial ko. At sana abangan nyo pa yung sa susunod. Thank you!